Pero ang akin pong promise sa inyo na patuloy na ipapakipaglaban natin yung karapatan at kabuhayan ng bawat magsasaka sa kanan. Tila reenactment ng kanilang pagmarcha, 15 taon na ang nakararaan ang naging pagsalubong ng Sumilaw Farmers kay Vice President Lenny Robredo sa pagbisita nito sa Bukidnon. Malapit anila sa puso ng mga Sumilaw Farmer ang vice-presidente dahil kabilang ito noon sa grupo ng mga abogado na tumulong para maibalik ang lupain ng mga magsasaka sa Sumilaw. Noong 2007, kasama ang asawa na nooy alkalde ng Naga City na si dating DILG Secretary Jesse Robredo, sinalubong ni VP Lenny ang Sumilaw Farmers na nagmarcha mula Bukidnon hanggang Maynila. Pumirma ng isang covenant si VP Robredo na nangangakong itataguyod ang pagpapaunlad ng mga magsasaka at mangingisda. Sakaling mahalal na Pangulo, nangako si VP Robredo na rerepasuhin ang rice tariffication law. Bumaba yung presyo ng bigas pero hindi at the expense of the farmers. Kasi nung bumaba, hindi naman siya bumaba sa level na pinapangarap. Bumaba ng konti pero ang nawala sa mga farmers, bilyon-bilyon. Pag tinignan natin sino ba yung nakinabang yung mga traders. Hindi yung mga naghihirap. So ito talagang rerepasuhin ito. Samantala, nagkaroon din ng pulong si VP Robredo kasama ang ilang religious groups at dumalo sa inorganisang People's Rally ng kanilang volunteers sa Bukidnon. Muli ring nanawagan si VP Robredo sa kanyang mga taga-suporta na labanan ang mga maling impormasyon na laganap sa social media. Dito muling binigyang diin ng vice-presidente ang pagkilatis sa mga nanliligaw na kandidato at pagkakaroon ng malinis na track record. Lahat pong kandidato sasabihin ayaw yung korupsyon. Pero ang dapat tanong natin, ano yung naging record nito nung nakaraan? Kami po, hindi naman po sa nagmamalinis kami, pero pag sinabi po namin na galit kami sa korupsyon, meron kaming resibo. Ang resibo po namin, sunod-sunod na taon, nakukuha namin yung highest COA audit rating. Bukas, babalik muli sa Visayas si VP Robredo para sundod na mga ampanya sa Cebu. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.